Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, hello mga kababayan ko sa pampanig ng mundo. Ako po ay nagsasabi ng kamusta ka, kabayan? Kung ikaw ay nanonood, aba, ako hindi Inglesera, ha? Ako ay hindi Inglesera. Kaya pagtiyagaan mo. Pero kung tututukan mo itong aking video, may makukuha ka dito. Mga payo o sa aking karanasan, maaaring may mapupulutan ka. Kaya wag mong ililipat, kabayan. Ano nga ba ang topic natin sa araw na ito? Aba, wag mong ililipat dahil buhay may asawa sa India. Yan po ang ating pag-sapan ngayon. Ano nga ba ang buhay may asawa dito sa India? Unang katanungan po, masarap bang tumira o maganda bang tumira sa bansang India? Sa po sa ating tatalakayin. Maganda bang tumira dito sa bansang India? Nasagot po ay, opo, maganda ang tumira dito sa India kung hindi ka choosy, kung hindi ka maarte. Dahil ang mga tao dito ay simpleng mga tao lamang. Lalo na pag nakikita mo mga tao ay naglalakad lamang sa kalsada. Mga wala po silang mga tsinelas. Nakayapak lamang. Maganda po ditong tumira dahil pag ikay namimili sa palengke, ang mga bilihin o ang mga gulay na iyong bibilihin ay meron pong mga mura. Kagaya po ng carrots. Nakakabili ka ng 10 piso or 10 rupees na tinatawag. Patatas. Mga 1/4 po yun. Ang timbang ay mga 1/4. 10 rupees lamang po. Napakamura po yun. Ihahambing mo sa Pilipinas. Pangalawang katanungan. Ako ba ay may sariling bahay dito sa India? O saan ba ako nakatira? Ako po ay nakitira sa aking bahay ng aking asawa. Sa kanyang mga magulang. Sa kanyang mga kapatid. So, ibig sabihin po, sa maikling salita, joint family. Paano ako nakikitungo sa aking mga in-laws? Aba, madali lang yan. Kailangan mong mag-adjust. Ikaw na lang ang mag-adjust. Dahil kung sila, mahihirapan ka. Kung ano ang gusto nila, sundin mo. Kung ayaw nila, huwag mong gawin. Para madali lang yan. At hindi kayo mag-aaway-away, lalo na mamahalin kanila. Pagdating po sa pagkain ko, ako po ay nagluluto ng sarili ko at para sa anak ko. Dahil ang anak ko ay hindi makakain ng maanghang. At pati na rin ako, hindi ako makakain ng maanghang. Kaya yung mga niluluto kong pagkain, yun ay mga Filipino food. Punta ka sa palengke. Bumili ka doon, marami kang makikita doon mga gulay. Magluto ka kung ayaw mo nang makikain sa luto nila. Sa may mga balak dyan ang mag-asawa ng India, nako, mag-isip-isip mo na kayo. Dahil hindi basta-basta mag-asawa at tumira dito sa India kung ikaw ay, yun ang mga nabanggit ko, maarte. Juicy. Medyo class ang dating. Aba, ikaw rito pagdating ay magiging simple lamang. Dahil kung dati ay nagsusuot ka ng mga sexing damit, dito hindi mo magagawa yan dahil mahahaba na ang iyong mga damit na isusuot. Hindi po ako nagsasabi na huwag niyong asawahin o huwag kayong mag-asawa ng Indian. Pero, mag-isip kayo kung paano ba ang kultura at kung paano ba ninyo gagamitin ang personalidad ninyo pagdating dito kung kayo ay gusto nang tumira. Dahil, magiging simple lang ang buhay ninyo pag nandito kayo. Sana po ay may napulutan kayong aral sa aking mga karanasan at yan po ay aking na i-share para sa inyo at makakakuha kayo ng mga idea kung ano nga bang may buhay dito sa India. Sa susunod pong video, marami po tayong tatalakayin
At sana po, huwag niyong kasawaan ang aking mga vlogs na panuorin. At maraming maraming salamat po sa paglalaan niyo ng oras. Sa muli po, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamusta po kayo lahat? Sign off po, Aisha Irma. Sa ulitin po, bye!